isang mapagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, tapos na ang ating goat house, simple goat house. Ayan, so kung mapapansin nyo, use na yero pa rin, na corrugated yero pa rin yung ating gamit, maliban dun sa bubong. Bago na yung ginamit nating yero sa bubong, kasi nga wala nang stock nitong corrugated na use or yung second hand. Ayan, yan po ang ginagamit natin para medyo makatipid tayo. And karamihan pong gamit dito sa ating goat house, eco-columber, and almost bamboo. Ayan, so may mga bamboo pong tanim, mas makakatipid po kayo kung yun lang yung gagawin yung goat house. Ayan, so para hindi kayo magastusan sa mga nagsisimula pa lang magkambing or gusto magkambingan. Ayan, maaari po niyong gamitin yung kawayan o lahat kawayan. And then kung makakabili kayo malapit sa inyo ng yero na gamit na, eh mas mabuti. And ito nga po yung ating goat house. And nakaangat siya guys, kasi kailangan nating makuha yung mga dumi nila sa ilalim. Ayan. And para hindi rin nila maamoy and magkukos ng kanilang pagkakasakit. Ayan, may dalawang kwarto siya guys sa loob. Ayan, dalawang partition para sa lalaki na kambing or yung ating buckling na papangasawa natin dito sa ating mga babaeng kambing. Ayan, so hagda na lang o rampa na lang, and okay na siya, pwede na siyang akyatan or pagsilungan ng ating mga kambing. Ayan, so mas maganda silang bahay para maiwasan yung pagkakasakit ng mga kambing natin. Ayan, parang tao din sila guys, na kailangan nating intindihin and bigyan ng attention or pagmamahal. Ayan, so eto nga guys, and eto na yung ating hagdan. Kung mapapansin nyo, yan yung hagdan doon sa unang bahay kinuha natin, and nilagyan na lang natin ng rampa yung kabilang bahay na dalawa-dalawang partition, kasi nga inaaway itong itim na ito. And ayun guys yung itim na nanganak na ng isa, and tatalakayin ko yan sa next video natin about sa how to care or paano natin naalagaan yung ating buntis na kambing, and yung mga kaalaman or dapat nating malaman para sa pagpiprepare ng kanilang panganganak or pagbabantay sa kanila. Ayan, kailangan po nating malaman yan, and na-experience ko na yan dito sa ating farm. So ibabahagi ko po sa inyo kung paano alagaan yung ating mga buntis na kambing. Napakahalaga po yan. Ayan, para hindi tayo magkaroon ng pagkamatay ng ating baby goat or nung kids or nung kid na inianak ng ating buntis na kambing. And napakahalaga rin po nating gawin itong bahay para sa kanila. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang ginawa natin sila ng maayos na bahay na paghahanda para sa mga anak nila and dun sa lalaki na bibilhin natin para sa pangangasawa sa kanila. Wala pa rin po kasi tayong lalaki dito or back na mapapangasawa, mangangasawa sa kanila. Ayan, or yung magtuturo or yung bulugan. Ayan, ang andito natin ay yung makulit na lalaki na maliit ito. Ayan, oh, andun siya, oh, yun. Tatalon-talon sa kainan, pumapasok siya doon. Kumakasya siya dito sa butas ng kainan or yung pinapasukan ng ulo. Kaya ayun siya, doon siya pumupunta sa kainan. And napakakulit niya. Bata pa po, lalaki 'yon, and bata pa 'yon, buckling pa lang. So bibili po natin, ang binabalak natin bilhin ay yung may lahi na or yung may breed tulad ng full blood na Anglo Nubian. Ayan, so yun po yung binabalak natin para upgrade yung anak nitong ating native po lahat yan. And ilan lang dyan yung may mga talagang breed na or may lahi na siguro mga
parang F1 lang, ayan. So ito guys, yung ating hagdan, kung mapapansin nyo may step galing siya dito sa kabila, and ginawan lang natin ang paraan kasi parang medyo makatipid tayo, ayan, sa ating puhunan dito sa ating pinasisimulang kambing. And ito nga, dito galing yung hagdan na yon, and ito yung ipinalit natin, rampa na siya. And ayan, kung mapapansin nyo, simple lang siya, and yung mga sobra-sobra lang na kawayan ang ginamit natin, and yung mga plywood lang na hindi natin kailangan sa bahay yung ginamit natin, and coco lumber na 2x2, ayan, para lang makaakyat siya dyan. And dito nga nilagyan ni Doc ng ano, ng paa or pinakantukod, ayan, para hindi siya masyado matarik. Ayan. So ayan guys, medyo cheap materials lang yung ginamit natin, and yung hindi masyado tayo magagastusan ng malaki. Ayan. So ito yung painuman natin, but hindi natin siya dinadya na pinapainom dito sa bucket kasi medyo may kalawang. Ayan, may ano lang ng tubig. Alam naman nila yan kapag ito, buntis to. So alam naman nila guys, kapag mabantot yung tubig, hindi nila iinumin yan. Ayan, ito buntis to. And yung isang kinagat na ng aso dati na nakasurvive, buntis din yon. So may dalawa or tatlo pa tayong buntis na natitira. Anim kasi guys yung buntis dyan. And apat na yung nanganak. So dalawa pa yung natitirang buntis. Ayan. Ayan, makikita nyo guys kung gaano kasimple itong ating goat house. Ayan. Ito nga guys, buntis din ito. And ikinulong na natin para dito manganak. Ayan. So abangan natin next vlog yung panganganak niya. Kumakain siya ng ipil-ipil. Ayan, dyan muna siya kinulong para at least kapag nanganak siya, eh save siya dyan. Ayan, dyan natin makikita guys, umasusubukan yung pagkakaiba ng hindi natin na binabantayan and doon sa binabantayan na manganganak. Ayan. So ibabahagi ko yan sa inyo sa next video, yung mga tips and ideas kung paano mag-care or mag-alaga or alagaan ang buntis na kambing. Ayan, mahalaga po yan para hindi tayo magkaroon ng mortality, and para dumami kaagad yung ating mga kambing. So hanggang dito na lang guys, and abangan po natin yung susunod nating mga content about sa pag-aalaga ng kambing and paano maiwasan ang pagkamatay ng kambing or yung ating kid. Ayan, thank you so much, bye bye, and God bless us all.